Ayun, so ipapakita ko sa inyo kung paano kami nakagastos ng 1,828 lamang sa aming Pozo Negro. Ayan. So Pozo Negro yan, nakatakip lang yung halo kasi ginagawa na yung banyo. At sa separate video na yung banyo, okay? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Anne. Together, let's achieve our dreams. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano at paano namin ginawa ang aming DIY na Pozo Negro. Paunawa lamang na ang Pozo Negro na ito ay DIY or do it yourself ng pamilya namin. Okay? Sa makatwid, maaaring may mali sa mga hakbang na ginawa namin. Maaaring hindi standard ang paggagawa namin ng Pozo Negro. Ang video na ito ay magbibigay lamang ng ideya sa inyo kung paano ginagawa ng ibang tao ang kanilang Pozo Negro. So ako as ibang tao sa inyo, ganito namin ginawa ang aming Pozo Negro. Aware kami sa mga risk, okay? Alam namin kung ano yung mga standard, pero dahil nagtitipid kami, ito yung way na ginawa namin, okay? So, nasa inyo po yan kung susundan nyo o hindi. Follow at your own risk, okay? Simulan na natin! Ang eksakto at total na nagastos namin ay 1,828 pesos lamang. So, paano namin na-achieve yung ganyang kababang gastos sa aming Pozo Negro? Okay? So, explain ko po sa inyo isa-isa. Ito lamang ang tatlong bagay na binili namin. Una, hollow blocks, 84 pieces ang nagamit. Pangalawa, bakal na 4 na piraso. Tatlong 10mm, isang 8mm. Okay? And lastly, ay yung semento. 3 sack ang nagamit naming semento. Paanong 588 pesos lamang ang aming nagastos para sa hollow blocks. Lumalabas na 7 pesos lamang yan sa isang piraso kasi 84 pieces nga lang po ang aming nagastos sa aming Pozo Negro. Pili namin siya ng 7 pesos lamang dahil una sa lahat, ang hollow blocks na yan, ang sukat ay 4 or 4. 4 daw. Tapos, kung bakit mura siya, ay yung pinagbilihan namin ay hindi siya hardware. Parang siya lang din yung nagagawa ng mga hollow blocks na yan. Meron siyang isang machine lang ng ginagawa niya ng mag-isa, yung hollow blocks. So, wala siyang tao, siya lang mag-isa. Ninenegosyo niya yon. So, bali, ang pinuhunan niya lang dun sa negosyo niya ay yung paggawa ng hollow blocks niya. Tapos, tabi siya ng sapa. So, yung buhangin libre sa kanya. Kaya, naging mura yung hollow blocks, naging 7 pesos lang sa kanya. Isa pang dahilan niyan, dahil yung hollow blocks na nabili namin sa kanila, wala siyang hawakan or wala daw tenga. Tenga daw ang tawag doon, dun sa gilid. So, ayun, medyo talagang hindi siya standard, kaya mura siya. At ayun, yung pinagbilhan namin ay hindi siya hardware. So, yun ang unang dahilan kung bakit mura yung hollow blocks. Pangalawa, about sa bakal. Ano? Tatlo lang yung bakal na ginawa nyo or apat lang yung bakal na nagastos nyo? Okay, so ganito po kasi yon, kaya naging apat lang yung bakal na ginastos namin. Una sa lahat, ipapakita ko kung saan namin galing yung ibang bakal, okay? So ayun, ipapakita ko sa inyo kung saan namin galing yung bakal. Dito galing yon kasi ito may mga harang-harang dito dati yan. May mga bakal yan na pang support, di ba? Kapag gumagawa kayo ng window, so yon. Kaya naging mura, tinanggal namin yan at nilagay namin dito. Ayan, okay, papakita ko sa inyo yung isa naming bintana, meron pa siyang ganon. Para makita nyo, magkaroon kayo ng idea kung anong itsura. Ayan, ganyan talaga yung itsura nun. So, tinanggal namin yung mga bakal na yan, di ba? Matitibay kasi to. Ayan, yan nilagay namin. Yan yung nilagay namin sa Pozo Negro. Yun, so, ginamit namin yon sa pag suporta or pundasyon nung bawat Pozo Negro. Di ba yung 10mm patayo yan, tas yung 8mm yung paikot. Ganun yung suporta niya, di ba? So, yung tinanggal namin sa window, nilagay namin pang gilid. Yung pang 8mm, ganun yung use niya. Okay? Tapos, about dun sa takip, pinagtakip namin dito, syempre nilagyan din namin ng bakal. Ang bakal ay ganito. Ganito yung bakal na ginamit namin. So, yan, ganyan kataba. Ganyan kataba yung bakal na ginamit namin dyan. So, kahit natinipid yan, matibay pa rin yan. Matataba yun. So, makikita sa video mamaya. Tsaka, yung ginamit na pang takip ay kahoy lang. Pero dahil nga yung pang suporta ay ganun kataba na tubo. Tubo kasi talaga yan.
Kasi marami kaming ganyan. Kasi business dati ni na Papa yung naggagawa ng Pozo Negro. Ay, naggagawa ng bomba. So marami kaming ganon. Ngayon, hindi na siya gumagawa ng bomba. Ngayon hindi na siya gumagawa ng bomba, kaya ginamit na lang namin yung kanyang mga bakal sa paggagawa ng Pozo Negro. So makikita niyo mamaya yan. So ayun na ang breakdown cost at details kung paano kami nakamura sa mga gamit. Of course, kasama na rin dun yung labor. Nakita niyo naman na ang labor lamang talaga yung papa ko at saka yung dalawang kapatid ko. So yun yung susi kung bakit manager. Nakamura kami. Manager. Tapos meron kami manager. Ayun yung manager. Yan. Ayun na nga. So nakamura na nga kami sa labor, sa materials. Yun. Kaya kung bakit na-achieve namin yung 1,828 pesos. Okay? So kung kagaya nyo ako na meron naman kayong mga pamilya na lalaki na medyo may knowledge sa ganyan na hindi naman talaga sila ganun, hindi naman talaga sila professional or hindi naman talaga ganyan ang trabaho nila, pero dahil nagtitipid kami, sinisikap nilang malaman kung paano gawin yung mga ganyan-ganyang bagay. Okay? So ayun yung paraan para makatipid din kayo. Ngayong alam nyo na kung paano ako nag-arrive dun sa 1,828 pesos na nagastos at yung detalye kung paano ako nakatipid, sasabihin ko naman sa inyo yung detalye ng Pozo Negro. Okay, ang sukat niya ay 6x4 feet, which is 2.2 square meter. Okay, ganun lang kalaki ang aming Pozo Negro. Ngayon na alam nyo na yun, mag-proceed na tayo kung paano nila ito ginawa. Go! So, ito ang first day ng paggawa nila ng Pozo Negro. So, ang ginagawa ni Kuya ay ilalayout pa lang niya yan kung gaano kalaki yung gagawin niyang Pozo Negro. Ayan. So, magsisimula na siyang basagin yung part na may tiles, kasi nga may tiles yung part na to dito kasi dyan naglalabas si Mama dati. So, ayan, binabasag niya na, tapos tatantyahin niya muna kung ano yung sukat ng Pozo Negro. Ayan, tapos mamaya na ulit yung update. Ay, at nga pala, tatambakan siya hanggang dito. So, maglalagay sila ng buhangin. Buhangin ba? Yan, hangga daw doon. O yun, hangga doon. Yan, itatambakan siya para medyo tumaas, diba? Yan na yung sukat, bali 6x5 feet po yan, or almost 3 square meter. Yan. Bali, sabi ni Kuya, hanggang sa dibdib pa daw niya yan. So, ngayon, hanggang sa ano niya pa lang yan. Ilalim ng puwet. So, marami-rami pa silang kukulkulin. Kukain? Kukain. Ang lalim niya na ngayon ay 5 feet, tapos ang sukat ay 2.2 square meter, kasi yung dito, yung lapad niya is 4 feet, tapos dito 6 feet. Kung sa square meter, 2.2 square meter. Tapos yung gagamitin nila ngayong araw ay yung bakal na yon. Yan, bumili sila ng tatlong piraso, dalawang 10mm, tsaka isang 8mm. Tapos sa hollow blocks, ayan, nakatakip na kasi sila sa buhangin, kaya hindi makita. Bali, 30 pieces yung gagamitin nilang hollow blocks para sa araw na ito. Bumili muna sila ng isang semento or isang sako ng semento. Ayan. Yan lang yung gagamitin nila sa araw na ito. So, as of now, nag-aano na si Kuya ko, nagahalo na ng semento. Tapos yun si Papa, nag-aano na yan, nag-ready na. Yan. So, nilalagay na nila yung first layer. Yan, medyo maliit lang tong Pozo Negro. So far, yan muna ang nagagawa nila sa 30 pieces na blocks na nakalagay dun kanina. Sinabi ko sa inyo, yung sa buhangin, ayun. So, nakalagay na sila. Ang nagawa lang ng 30 pieces ay 3 layer, dalawang 3 layer, side by side. Tapos, yung side dun, tsaka ito, 2 layer lang yan. Tapos, yung 10mm na bakal, ito yan. Tapos, yung 8mm yung mga nakalagay dyan. So, sa mga gilid-gilid, sa pag-support sa mga hollow blocks sa gilid, ginamit ay 8mm. Tapos, yung mga nakatayo dito, yan, yung pinaka-support ng hollow blocks ay 10mm. Okay? Yan. So, 10mm yung mga yan. Ngayon, nalagay na rin yung dito sa side na to. 3 layer na rin siya. Diba kanina, ito lang yung 3 layer.
kasi nabitin sa paggawa na 30 pieces na hollow blocks. Ngayon, kumuha muna sila ng 20 pieces na hollow blocks. Ayun, tapos pinantay na to. Tapos puputulin na yon itong 8mm na to para ilagay doon pang support. Diba kanina, ito lang yung nakasupport na 8mm. Ngayon, nalagyan na itong side na to. Tapos ito, puputulin. Tapos ilalagay naman doon yun. So, pag na-square na yan, syempre, ilalagay na yung hollow blocks, tsaka yung hollow sa hollow blocks, tapos ilalagay doon. Okay. So, pinagdidikit-dikit yung 8mm. Ganyan yan, diba? Pagkatapos mo siyang i-shape na square, yung 8mm, ayan. Pinagdidikit ni Papa gamit ng alambre. So, sa mga wala talagang idea, kahit konti kung paano maglagay ng hollow blocks, ayan, pwede nyo po pagkunan ng idea yan. Bali, maglagay muna kayo nun. Kahit pa paano. Kahit paano pagkakalagay. Ayan. Tapos, lagay muna yung hollow blocks. Bali, hinuhuli ni Papa to. Kasi ipapasok niya yan dito. Magbabasag siya ng hollow blocks. So, ayan na yung Pozo Negro. Tapos na siya. Nakataas na siya. Bali, pinapatuyo siya ngayon. Tapos bukas, dun pa lang siya lalagyan ng takip dyan. Okay? Bali, ang ginagawa na ngayon ay tinatambakan muna yung sa gilid. Ayan, yung mga space dyan. Sa gilid-gilid. Yan. Ayan, tinakpan na siya ng bakal. Ito yung bakal na ginamit. So, tubo yan, tubo para matibay. Tapos, yung mga ito, mga tira-tira lang namin yan sa mga pinapagawa namin or yung mga gamit dito na hindi nagagamit. Ayan, tira na plywood. Ayun. Kinabi na, no? Natakpan na siya. Bali, tinakpan na yung Pozo Negro. So, okay na yan. Tapos na siya. Ifo-flooring na lang siya niyan. Okay? So, yan. Matatambakan pa yan ng mga buhangin. Tapos, yun nga. Flooring. Yan. Okay na, Pozo Negro. So, ayun na guys kung paano namin ginawa ang aming Pozo Negro. Alam ko po na hindi ito standard. Alam po namin na meron kaming hindi sunundan na hakbang sa paggagawa ng tamang Pozo Negro. Sabi ko nga po dun sa una, di ba, nasa inyo kung susundin nyo o hindi ang paggagawa namin. Okay? Sa amin lang naman ito. Kami lang naman gagamit dito. Ako lang gagamit dito. Tsaka yung mga anak ko, you know? So, ayun, sarili namin banyo yan. Kaya, nasa amin naman kung ganon. Basta, bahala na kayo kung susundin nyo o hindi. Or kung may bad comments, negative comments, or positive, okay lang po yun. Lahat naman tayo ay may karapatang magbigay ng ating opinion. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa mga nagla-like, nagko-comment, at nagsusubscribe sa aking video. Kita po tayo sa iba pang video. Susunod naman ay banyo. Okay? Maraming salamat po. God bless! Bye!